Good all the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakalungkot. Kanina parang gusto kong maiyak sa paulit-ulit na pagyayari na sinasarado ang simbahan dahil pinagbabawalan tayo na magsama-sama. Kaya nakakaiyak yung kailangan natin ay hindi tayo napapagbigyan. Alam niyo, may malaking kagutuman sa daigdig na ito, yung tinatawag na physical hunger. Kung mapapansin natin sa mundong ito, makita lang lang yung Old Testament ngayon, yung lumang tipan. May kita mo doon na nagagalit yung mga tao kay Moises. Dinala niyo ba kami dito para mamatay sa gutom? Hindi naman sila namamatay pa sa gutom. Pero may malaking takot sila, baka sila'y mamatay sa gutom. Nakakatakot siguro talaga mamatay sa gutom. Ano po? Pero yung mamatay ka sa sakit siguro, nakakatakot din. Nakakatakot din yung may nagpapanta sa iyong buhay. Pero yung mamatay sa gutom, hindi ka naman agad-agad. Dahan-dahan. At makakagawa ka pa ng paraan, o maaaring may maawa pa sa iyo para hindi ka mamatay sa gutom. Marami ka pang magagawa habang ikaw ay buhay, pero kinatatakutan mo na, naharap ka sa kagutuman. Sabi ganon, ang gutom ay isang symbolic, sabi ng mga psychiatrists at ng mga psychologists. Pag sinabing symbolic, ito ay isang palatandaan lamang na mayroong isang kagutuman sa walang rason na takot sa gutom. Merong isang kagutuman katulad ng sermon ko nung nakaraang linggo. Kagutuman. Alam ninyo eh, pag nagpunta kayo sa Drug Rehabilitation Center dyan sa Galilee, si Father Joshua, matagal na yan dyan sa Galilee, dyan sa DRT, napansin niya daw sa tagal niya naglilingkod sa mga drug addict, napapansin niya ang tinitingnan lang ng lahat eh dahil drug addict siya, gutom siya sa drugs, addict siya. Pero kung titignan mo daw ang tao na dinadala doon, yung mga biktima ng drugs, kung susuriin mo, kabit-kabit yung kagutuman, kabit-kabit ang pagiging addict sa sex,
adik sa kalinga, adik sa happiness, adik sa mga bisyo, adik na sila'y makilala. Ang isang tao daw ay puno ng kaadikan, at yung pagiging adik na yon ay galing sa kagutuman ng tao. Kaya nga sabi ng isang poet, isang manunula, isang magaling magtalumpati, tanungin natin ang ating sarili. Sabi niya, ano ang hinahanap mo sa mundong ito? Ano ba talaga? Bakit ganyan ka? Bakit adik ka sa profession? Adik ka sa pera? Ano ba talaga ang hinahanap mo? Sabi ganon, tatlo lang daw ang napaka-importante sa tao. Pagkain, inumin, at ikaw. Pagkain, inumin. Kung ano, sa panahon ng pandemya importante ang pagkain. Naghuhurumentado ang mga tao. Ngayon, ang pinag-uusapan ay ang sap. Inumin, tubig, coke, alak. Ikaw. Ano yung ikaw? Ang ikaw, companionship. Kapatid, mahalaga yan. Uhawak ko sa pagkakapatiran. Nagugutom ako sa pagmamahal ng aking kapatid, ng aking magulang. Nagugutom ako sa pagmamahal ng kasama. Yun daw yung ikaw. Ang ikaw ay napaka-importante sapagkat ang ikaw ay maaaring lumampas ito sa isang malaking ikaw, ang Diyos. Ikaw, ito ang Diyos ating kinauuhawan. Gusto mong balikan sa iyong buhay. Hanapin mo nang hanapin sa mundong ito ang iyong kaligayahan dahil sa iyong gutom. Hindi ka talaga masasatisfy, hindi ka makukontento, kasi ang talagang pinakadulo ng paghahanap natin ay Diyos. Hinahanap mo lang iyan sa companionship. Naghahanap ka ng kaibigan. Hinahanap mo lang iyan sa pagkain. Hinahanap mo lang yan sa inumin, hinahanap mo lang yan sa mga bisyo. Pero talaga, ang hinahanap ng tao ay ang malaking ikaw, ang Diyos. At hindi maaampa, hindi mawawala ang iyong gutom at uhaw hanggat hindi mo natatagpuan ang Panginoong Diyos sa iyong buhay. Habang hinahanap mo sa material na bagay ang kaligayahan na may dudulot ng Diyos, habang hinahanap mo ito sa companionship, doon sa pakikipagrelasyon, doon sa sarap ng buhay sa mundo, lalong nadadagdagan ang iyong paghahangad sa kagutuman. Lalong nadadagdagan ang kagutuman. Lalong nadadagdagan ang iyong pagkauhaw
Kaya nga yung mga magnanakaw sa gobyerno, bilyon ang ninanakaw eh. Kala nila doon nila matatagpuan eh. Pero gusto pa rin nilang kunin, hindi lamang bilyon eh. Tingnan mo yung isang napakayaman na nilalanggrab pa ng lupa ng mga magsasaka. Di ba? Ang dami ng pera, isa na siya sa pinakamayaman. Ninanakaw pa at tinataasan pa ang pagbebenta ng mga lupa. Kaya kapag hinanap mo ang sagot sa kagutuman, lalo kang magugutom. Hinanap mo sa mundong ito. Tingnan mo yung ibang mga politiko natin, hinahanap ang sarap ng buhay sa posisyon. Ayaw nang umalis sa posisyon nila. Pinag-aawayan pa yan, nagdedemandahan pa yan, nagpapakulong pa, pumapatay pa ang iba. Doon makantong yun. Nakikita mo yung ating parang bintang sa China, laki-laki na ng China. Pero talaga bang totoong napakatakaw ng presidente ng China? Hindi naman yung mga tao sa China. Abay, kukunin pa yung tubig. Tubig para sa Pilipinas. Tubig na dinadaanan ng lahat ng mga barko dahil siya'y makapangyarihan. Napakatakaw. Bakit ba nagkaroon ng pandemya? Sabi ganun, bakit pati paniki kinakain? Napakatakaw. O kaya naman, para masakop ang mundo, para makwartahan ang mundo, baka daw ginawa ang virus ng pandemya sa laboratorio ng China. Ang daming haka-haka at ang dulot nito lahat ay katakawan. Sa katakawan, nasisira ang iba. Nawawasa ang iba. Kaya, anong sabi ni Jesus? Pinagsabihan niya yung mga tao. Kasi mga tao, abay, kapapaalis pa lang ni Jesus. Umuwi na muna kayo. Magpapahinga yung mga alagad. Abay, nung aalis sila, nakita nila yung mga tao humahangos. Nauuna pa sila sa lugar na kanilang pupuntahan. At ang sabi ni Jesus, hinahanap niyo lang ako kasi kayo'y nakakain ng tinapay at nabusog. Nakakain ng tinapay at nabusog. Pati ang Diyos. Sinabihan sila ng ganyan. Hinahanap niyo lang ako. Parang gustong sabihin, swapang kayo. Matakaw kayo. Busog pa kayo ngayon. Naghahangad na naman kayo ng tinapay. Parang inasabi ng Panginoon. Nakatikim kayo ng tinapay at ng busog. Pati ang Diyos, pati si Kristo, hinahabol ninyo dahil sa tinapay. Kaya nga ito yung tinatawag na materialistic approach dito sa mundo. Ang approach natin palagi is materialistic. Minsan sinasabi mo sa anak, anak, magkatrabaho ko para sa iyo, para hindi ka na magutom, para hindi ka na maghirap. Materialistic. Meron pa naman tao hindi maghihirap at kailangan ng tao maghirap. Maghirap siya para sa paghihirap niya makita niya ang Diyos. Kaya nga ang tao ay pinaikot-ikot doon sa disyerto ng Panginoon
in this the 40 days ginawa niya. 40 years dahil sa pag-ikot-ikot nila, dahil sa hirap at pagod, makita nila ang Diyos, pahalaga nila ang mabubuti, ang kalayaan. Binigyan sila ng kalayaan, ipagpapalit na naman nila sa pagkain. Nag-revolution ang Pilipinas. Ngayon ipagpapalit na naman. Sa boto nila, yung bebenta boto nila. Grabe. Kaya nga sabi nito ay materialistic approach. At sinabi niya, dahil ito ang tao, very materialistic, hanap ng material. Anong sinabi niya? Gumawa kayo para sa pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na magpapanatili ng buhay na walang hanggan. Gumawa kayo para sa pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano kayang ibig sabihin ng gumawa kayo? Ito yung mga regalo ng Diyos eh. Yung nagbibigay ng tunay na karangalan sa tao. Tunay na kapayapaan upang mapabuti ang sangkatauhan. Ito yung mga regalo ng Diyos. Ito yung mga spiritual gifts ng Diyos sa atin. Katulad sa mga Israelita kalayaan, katulad sa mga Israelita pagkakaisa, pagdadamayan, pagmamahalan. Katulad sa mga Israelita, ang gusto ng Panginoon, mamuhay sila bilang isang bayan. Mamuhay sila bilang mga anak ng Diyos, mabubuti at walang umaalipin sa kanila. Iyon yung napaka gandang mga regalo ng Diyos. Pero higit sa lahat, anong sinasabi rito? Ang pinakamahalaga na regalo ng Diyos ay ang Eucharistia, ang kanyang katawan at dugo. Sapagkat ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang buhay ni Kristo bilang Diyos ay isasama sa iyong buhay doon sa kaloob-looban ng iyong sarili. Pagtrabahuhan mo ang ibig sabihin nitong banal na Eucharistia. Pagtrabahuhan mo, bigyan mo ng halaga itong sinasabi. Merong spiritual na tinatawag, spiritual. Pag sinabing spiritual, ibig sabihin ito ay lampas na daigdig na ito. Spiritual ang Diyos. Yung sobrang kagutuman ng sangkatauhan, ang makakaampat lang nito, ang makakawala ng sobrang kagutuman ay ang Diyos lamang, si Jesus, sapagkat siya ang buhay na walang hanggan, sapagkat siya ang bukal ng buhay, sapagkat ang lahat ng kakontentuhan ay matatapos sa iyong paghahanap kay Jesus. Pag natagpuan mo si Jesus, ang tanong, paano bang gumagana ang banal na Eucharistia sa atin? Pag kumain ka ng
banal na katawan ni Jesus. Paano gagana yun? Hindi naman tatanggalin agad yung mamachikin ka na, ay, pag kumain ka ng ostya, mabait ka na. Pag kumain ka ng ostya, matatanggal na yung pagiging sinungaling mo. Ay, pag kumain ka ng ostya, ikaw ay ano, ikaw ay hindi ka na mga maliwa. Matatanggal na yung gutom mo kagad sa sex. Matatanggal na yung gutom mo kagad sa material na bagay. Hindi ganyang gumana ang banal na Eukaristiya. Alam mong si Jesus ang banal na Eukaristiya. Alam mong si Jesus siya ang Diyos. Kung alam mo siyang Diyos si Jesus, you will not offend Jesus. Hindi mo siya sasaktan kasi Diyos siya. Hindi mo siya sasaktan kasi siyang may-ari ng iyong buhay. Ganun gumana ang Diyos, yung pagkakaisa, yung mutual relationship. Alam mo siya ang Diyos na sa'yo, tinanggap mo ngayon nung ikaw ay nagsimba, tinanggap mo at nandyan sa'yo ang Diyos. Pag-iingatan mo ang Diyos na huwag siyang masaktan, huwag siyang biguin. Diba? Pag-iingatan mo, siya ang iyong susundin. Kasi nga yung union, yung pagkakaisa ninyo. Pero kapag kumain ka ng ostya, sabihin mo, pag kumain ako ng ostya, magic yan! Magic! Mawawala na yung kagaguhan ko, katarantaduhan ko. Hindi tinatanggal ng magic pag kumain ka ng ostya ang iyong masamang pagkatao. Matatanggal yan dahil sa iyong pananalig sa Kanya, dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya minsan sabi niya, lagi ko nagsisimba, hindi naman ako nagbabago. Eh, lagi ko nagsisimba. Abay, kumakain pa ako ng ostya. Ang problema, yung paghahanap mo ng kaligayahan, eh hindi tunay. Medyo ligaw. Kaya nga dito, lagi ko sinasabi, minsan nakatingin lang kayo sa pari. Ay, masarap yun mga sermon. Bless na bless ako. Ay, naku. Guwapo pa yung pare. Meron ako narinig na gano'n. Ay, naku. Tinulungan ako ng pare. Pinag-aral pa yung anak ko. Kaya, hindi ko siya iiwan kailanman. Ay, payak-iyak pa. Eh, problema, hinanap mo nga hindi si Jesus. Ang hinanap mo ay yung tao. Ang hinanap mo yung material, eh binigyan ako niyan eh. At tulad yung ilang pulubi dyan, ang hinahanap ako, ayaw si JR. Kasi hindi raw siya binibigyan ni JR. Eh binigyan ko kay JR yung mga bigas. Hanapin si J.R. Hindi na ako ang hanapin. Sige, sabi ko, subukan mo, pumunta ka kay J.R. Subukan mo, bibigyan ka niya. Binigyan po ako, tuwa-tuwa siya kay J.R. So, yun yun. Minsan ang hinahanap natin ay hindi Diyos. Hindi yung spiritual gifts. Kaya yung you na tinatawag, sabing ganon, ano ba talagang hinahanap mo sa mundong ito? Food and drinks. And you, companionship. You. Pag you, maaaring kapwa-tao lang yan eh. Yung you na Diyos, ikaw, Panginoon, ang talagang
makakasupo ng aking kagutuman. Ikaw, Panginoon, ang talagang kailangan ko. Ikaw. Kaya nga sabi ng ATS, sino itong ATS na ito? Si Lord Baron Russell. Ginagamit lang ang reliyon para sa prestige. Ginagamit lang ang reliyon para sa prestigyoso, para sa magandang pagdiriwang, nakabihil sa mga tao. Di ba? Ginagamit lang ang pagdiriwang, dumadalo minsan mga politicians, ang mga mayayaman, para sa prestigious feast, piyesta. Ginagamit lang ang simbahan ng iba. Bibisan ang magandang-maganda at mamahalin ang mga images. Diba? Naalala ko, when I was in Italy, yung isang Santo Niño doon, bago ka makapanik doon sa Santo Niño, napakataas, maakitin mo, siguro mas mataas pa dyan. Inaakit yun ng mga tao, naghihirap sila. Alam mo, makikita mo lang doon sa Santo Niño, yan isa kahoy na binarnishan. Ang Santo Niño napaka-cute. Mapagtinignan mo talaga, Santo Niño de Praga. Pagtinignan mo talaga, makikita mo yung innocence ni Jesus, innocence ng bata. And then, mapapasamba ka talaga sa Diyos. Dahil makikita mo talaga ang ganda ng pagkagawa ng Santo Niño. Ano? Eh, pagbalik ko, 1981 ako pumunta doon, pagbalik ko, 1997, aba, yung Santo Niño, napuno na ng alahas. Dati nahahawakan mo pa yung Santo Niño. Napuno ng alahas, pinuno ng ginto dito. Pinuno ng ginto dito, nilagyan ng malaking, ano, malaking corona. And then, yung damit, talagang karbong-karbong, may mga diamonds, binigay ng mga mayayaman. And then, di ka na makadikit ngayon sa Santo Niño. Alam niyo kung bakit? May mga alarm. Kapag ikaw ay pumunta doon sa bandang altar, talagang napakaingay, bibingihin ka. No? Pag nadikit ka doon. Okay? And then, ang daming CCTV. Isang araw, ninakaw ang Santo Niño, bigla na lamang nawala. Nag-iyakan yung mga tao. Nag-iyakan. Hindi sa binto, kundi naisip-isip nila, binisa nila ang Diyos, ang image ng Panginoon, ng ginto. Hindi na nakita si Kristo dahil ang tinitingnan na, wow, ang mahal ng corona, ang mahal ng damit. Hindi na nakita yung kakyutan, hindi na nakita yung spiritual value. Ninakaw siya talaga. Iyakan yung mga tao. No? Pero naibalik. Tinanggal lahat yung ginto. No? Tinanggal lahat. At yung mga tao, nakakahawak ng muli. No? Ganun yun eh. Kapag hinanap mo sa Diyos yung ginto, hinanap mo yung diamond, hinanap mo doon yung kagutuman mo, ilagay mo doon sa Kanya. Hindi mo siya kikilala at hindi mo makukuha yung talagang kapayapaan, talagang biyaya. Hindi mo siya talaga siya makikilala kasi matatakpan ng kayamanan, ng prestige, ng decoration, ng comfort ang iyong devosyon.
dito sa simbahan. Ayan, mag-election, dadalawin na naman tayo ng mga politicians. Buti nga rito, walang mga alta sosyedad. Sa ibang simbahan, ang nasusunod, yung mga mayaman. No? Hindi ganun. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging simple upang makita siya. Hanapin talaga natin ang Diyos. Hindi sa tao. Hindi natin hahanapin sa material na bagay. Hindi sa prestige. Hindi sa decoration. Sabi ganun, ginagamit lang ang reliyon para sa prestige, decoration, comfort ng mga mayayaman, politician, alta sosyedad, professional, hindi naman siguro lahat. Miski kahit lingkod ng simbahan, minsan ganito. Kaya ako nagsiserve dito kasi malaki ang simbahan dito. Kaya ako nagsiserve, dito lang ako, hindi ako lalabas. Dito lang ako. Sabi ganun, ito pa, ang religion ay maganda lang, sabi niya, sa batas, moralidad at kulturang maganda. Sabi nitong taong ito na hindi naniniwala sa Diyos, maganda lang ang religion kasi maganda kultura nito. Yung mga tao, finis, kumilos. Yung mga tao, maganda ugali. Yung mga tao, may moralidad. Kasi maganda, mataas yung moralidad eh. Sa simbahan eh. Nagsisikap, hindi magdalawa ang asawa. Nagsisikap na hindi magnakaw. Kaya, maganda lang ang simbahan sa kultura at moralidad. Totoo yung sinabi niya. Pero kaya ito maganda dahil sa Diyos. Dahil maganda ang pananampalataya, ang reliyon natin na talagang kinauuhawa natin ng isang tunay na moralidad kasi tinuro ng Diyos, galing sa Diyos. Yun po yung gusto sabihin dito. Kaya nga sabi ganun eh, sapat na ang reliyon, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, sa iyong kaligtasan, sa iyong pagbabago, sapat na. Pag pumunta ka pa sa ibang reliyon, baka hindi sapat. Dito sapat na, importante sa iyo, matagpuan mo ang Diyos. Importante sa iyo, pag-igihin mo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Importante sa iyo, pakiramdaman mo ang Diyos sa banal na ostya. Meron ba talaga kayong relationship with Jesus? Yun po yun. Sapat na ang itinuturo ng Iglesia Katolika. Sapat na ang tinuro sa atin ni Jesus. Huwag ka nang mag-shopping ng religion. Ang problema sa iyo ay direksyon. Kung paano mo hahanapin ang Diyos, kung paano mo mamahalin ang Diyos, kung paano ka magiging seryoso sa iyong pananampalataya. Pagnilayan po natin ito, no? Totoo kaya? Ang aking bang kagutuman ay hinahanap ko pa sa mga tao, hindi sa Diyos. Hinahanap ko pa ba sa material na bagay? Hinahanap ko pa ba sa pagkakaibigan? Hinahanap ko pa ba sa mga grandioso, sa mga prestilyoso? Sabi nga ng isang tao, alam mo, Father, ang swerte-swerte ng isang pari. Bakit? Alam mo, talagang sinwerte siya, talaga siyang binigyan ng biyaya ng Diyos. Bakit?
Kasi Father, nakapag-approve na siya. At kasi Father, nakapagtayo na siya ng bahay. Ay kasi Father, ang dami niya ng taxi. Ay kasi Father, may restaurant na siya. Yan ang pamantayan ba ng swerte? Hindi yun. Kasi kung ganyan, hindi pala ako swerte. Nagsisikapan kong isang buhay, ang salita ng Diyos, hindi ako swerte. Pinagsisikapan kong paglingkuran, dahil wala akong kotse, hindi ako swerte. Tignan ninyo yung pamantayan ninyo. Yan ang sinasabi ni Jesus, hanapin ninyo, gumawa kayo. Gumawa kayo para sa pagkain hindi nauubos kundi nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.